Take one. Okay, hello, good afternoon. So welcome back sa video card repair. Okay, so we have a job today. This is a pallet 1650. Yan, so as you can see, paano ba? Ah, dito pala. Ay, dito pala, yan. Okay, this is a pallet. Yan. Pallet 1650. Ito yung pan niya. So, ang problem nito ay yung PCIe daw. Nasa na ba yung mga box nito? Ayan. So, ang nasa resibo ay, ang sabi sa resibo, power down. Connect the, ano to, ang labo ng sulat eh. Connect the PCIe power cable. So, yun ang problem niya. Susubukan natin siya i-repair, guys. Ayan. So, okay. Ayan, shoutout pala kay Renato Gonyo. Ha? Gonyo ba to? Renato Gonyo Junior. Okay, so prepare na sir yung iyong ano, sir Renato. Naka-prepare na po yung iyong tawag dito, yung iyong casing at pan. Ayan, ready to pick up na po. Naka-prepare na BB, di ba? Ayan, so naka-prepare na daw. Anim? Pito daw eh. Ah, okay. Okay, so let's power on. So let's check on the monitor. Yan, by live tayo sa Facebook. Sana kita. Yan, may wala kasing dual eh. Ayan. So power on natin siya. Tapos check nyo kung anong lalabas sa monitor. Let's power on. Okay. So may display to guys. Ba't yung problem may ano? Ayan. So, please power down and connect the PCIe power cables for this graphic card. So, yan yung error niya. Kita ba? Oops, namatay na. Nag-overheat na. So, power down daw eh. Nagtumayo pala ako. Ayan na kayang error niya. So, yan yung ating susolusyonan. So, basic experience sa pagre-repair. Ayan. Sa video card na ganito, ang issue niyan ay yung kanyang ano, tinatawag na ang tawag dito. Ang issue niyan ay yung section galing PWM, I think. I don't know. Yun lang sa tingin ko. So, basic experience ko, itong resistor na yan. So, nag-prepare na tayo guys kasi yan yung sabi ng customer. So, this is a gigabyte board view, not pallet. Okay? So, mina ba? Hello, hello, hello. Hello. Okay. So, pallet. Ayan. Ay, nakakonect ba yung ano? Sorry. Wait lang. So, screen. Ayan. So, screen tayo sa ano. Ayan. So, ito yung problem niya. From PWM dito. Ang alam ko, yun lang. Yun. Ayan. So, this is, ba't parang mali yata? Yan, yung resistor na to. Ay, mali. Parang mali ako ah. Tama ba? Okay. So, tingnan nga natin kung ako'y tama o mali. Saan na ba siya? So, tanggalin na natin yung power nito. So, ito ba yun? 1.8 yun eh. Peak temp. So, ground yung kabila. So, ito ba yun? Sa gigabyte? O yung kabila pa? Ito yata. Huh? Fix. So, wait lang guys. So, I'm not sure. Gigabyte kasi yung ating ano. Pero, ito ay... Oops, wait lang. Shift natin sa main camera. Okay. Bibi, huwag ka magpatugtog. Ano na naman ako? Magkakaroon ng ano? Tawag dito. Mag-chat ka na lang. Okay. So, ito yung problem nito. I think ito yun. Yan. Pero hindi ko sigurado kung ito. Yan. Base lang sa experience natin. Susubukan lang natin to guys. Kasi yun ang problem niya. Power down daw natin yung ano. Based sa experience ko dito ko siya lagi nakikita. Yung PCIe na yun. Or else, sira na yung ating GPU chip.
Yan, kung mapapansin nyo sa ating tester, ay, di pala nakatutok sa tester. Ayan, yun yung ting tester. Ayan. So, hindi naman siya shorted. Ay, di, nakakabit na pala. Ayan, kung mapapansin natin, so, hindi naman siya naka-ground. So, iba pala yung sa ano, kala ko parehas. Ah, yung ating sanang sample ay gigabyte. So, this is a gigabyte. Ayan, pero hindi pala siya parehas. Akala ko lang, nagkamali ako. So, hindi ko alam kung tama ba. Pero, same design siya, nandito siya. Pero, ground to yung nandito. Sabi sa... Pero, naka-ground siya dito eh. Ha? Hindi naman. Oh, bakit hindi? So, 5. So, gigabyte yun. Tapos ito yun, ano. Pero sa board view. Ang nasa board view natin ay... Ayan. So, parang mali. Saan ba to? Gigabyte nga to. Oh, gigabyte nga. So, ang kinuha ko naman ay gigabyte. 1660. Ito ay... 1650 pala to. Mali. Sorry. So, mali ang ating na-take. Take down. So, ito tayo. Try natin itong isa. 1650. 4GB. So, try natin ito kung yung big chip ito. So, hindi. Ay, namatay na ba cellphone ko? Lobat? Kanina pa kayo sabi ko sa'yo, no signal. Okay. So, no problem. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Patay ba? Your live broadcast at... Bakit? Mga lobat, natingnan mo. Hindi naman. Ha? Ba't namatay? Kanina pa namatay. Sabi ko sa iyo na. 1650. Pinating ka ba ulit? Oo. Diyan namatay. Iba yung design. Pero pares lang naman. Yun. Ground yun ang kabila. Ah, iba siguro. Ano ba ito? Ibang design. Ito gigabyte yung ano eh. Ah, okay. So, iba nga. Okay. So, ito yata yun. Ground din eh. Ano? Lobat na? So, ground. Saan na yun? O, ito sa taas. O, ito yun. Ito yung si... Stay. Nawala. Okay. So, we need to continue our repair. Yan. So, sukatin natin. So, hindi ko sigurado kung ito yun. Pero, dito siya eh. Problem siya dito. Yan. Kasi ito ay... Ay, so wait lang. Tester natin. Automatic. Sukatin natin ito kung anong value. So, ang value nito ay 2.2K. So, 2K. So, hanap tayo ng... iba pala yung ating donor. Yan. So, iba ito. Saan ba? So, itong isa. Tama itong isa. Kaya lang iba pala ang design na ito. Yun sa design na ganun ay 2K ang naka-release. Tama naman. Pero, ang napapansin ko lang dito ay hindi ko sigurado kung tama. Okay. So, microscope. Okay. So,
Dito yung problem niya. Wala siyang output. Dapat kasi may output dito. So, kapag tinistar natin siya, salpak ulit natin. Ba't ganito siya? Ano? Ayun, baga. Okay, plug in natin siya. Namatay pala yun sa live sa cellphone. Okay. Saan yung gagawin natin? Ito. So, lagyan natin ito. So, itaog natin. Tapos, mag-tester tayo. Snow connection. Ayan. So, titesterin natin yan. Tapansin niyo yung output. So, lagay natin siya sa output. Ayan. Power on natin siya. Pag tinester nyo yan, guys, dapat may labas siya na output. Pero pag kinano natin siya dito, sa kabila, ang nakalagay lang niya, 0.7 volts. Yan. Tapos sa kabila, 1.8 volts. Yan. So, yan. Pero may medyo loss, may loss siya na kaunti. May power loss. 1.8, tapos naging ano siya, 0.7. So, medyo mababa lang siya. May power off. Try ulit natin siyang Just tingin lang natin siya, guys, kung anong error connection. Okay. So, let's power on again. Kasi this is a 1.8. Yan. So, ang nakalabas dyan ay PCIe power down. Yan kasi yung naka-ano. Ibig sabihin, kung sira yung GPU chip, sira talaga. Okay. So, tanggalin natin itong ano. PC store. Tingnan natin kung ano yung ano niya function. So, let's on the soldering iron. Kung dito yung sira niya. Hindi ko sure kung ito. Parang may power loss kasi siya. Ribopan natin. Mukha namang okay. Parang may kalawang yung ano eh. Yung ating ito yung output niya eh. So wala lang kasing schematic. Ito yun ang isang problema na malapit. So let's power on. Yun. Ang pumapasok kasi 0.5 lang. So, ibig sabihin, power loss tayo. Yan. Tapos, ang in natin kasi 1.8, so power down. So, possible. Subukan natin palitan yung ano, hanap na lang tayo ng donor. So, hanap ko ako dito. So, tingin ko ito. Mga pwede ito. Kunin ko ito. So, hindi na natin pakita sa camera. Kunin ko na lang siya. Kasi masyado siyang maliit, guys. Okay. Yan. Asa lang aking tweezer. Wala yung tweezer ko. Natakloban. Ayan, natakloban niya. So, kunin natin ito. Okay. So, proceed tayo sa huwag natin siyang palitan. So, hindi ko sigurado kung yun yung ano, damage. So, medyo may loss siya. May power loss. 0.5 lang kasi siya volts.
Subukan natin siyang nanong. Or else kung hindi pa gumana, di sira talaga to guys. Ayan. Sana palitan ko na siya. Sorry, hindi nakita. Pero, wait, need to try. So, let's power on. Check natin kung okay na siya. Kung nag-okay bang output pa rin. Or, kapag hindi, 0.5 pa din, mababa pa din. Ganun pa rin siya, guys. So, dapat kasi ito, mataas to eh. So, mababa siya. Hindi siya normal. Possible, baka sumusura na yung chip. Yun lang, isang problem. Kasi ang voltage dapat nun 0.9 eh. 0.9, mga ganun. Aha. So, bawasan natin. Gawin natin 1K. Subukan ko lagyan ng 1K, guys. Kailangan ko kasi mabago yung voltage. So, 1K. Kasi 2.4 something K yun eh. 2K. So, 0.5 siya. So, gawin natin ano. Lagyan ko na siyang 1K. Subok lang. Or else, sira talaga yung chip niya. Hindi siya nag-aano. Kasi ang output nun guys, nakapag-repair na ako na ito eh. Ang baba yung output niya. Tingnan natin kung gagana. Kung hindi. Ay. Saan ko nilagay? Ito ay ilagay ko dito sa existing. Para ko pa kinabangan pa. In case. Subok lang. Kung magiging matagumpay. So, mabilisan lang. So, power on natin. Tingnan natin kung maging allergy. Power on. Tingnan natin kung mag-change. Power down, stale. So, output pa rin. Tingnan natin yung output. Okay, wala pa rin. No chance. No chance. Oh no, gutom na ako. Mamatay ba? Ayaw sa 1K.
So, allergy pa din. Wala. Power up. So, hindi siya nag-detect. Yung ating power cable. Ayaw ma-detect ng ating power cable. Check natin yung mga data detection sensor. Meron siya dito eh. Oh, sad. Tagal-tagal na repair pa. Sensor. Anong nangyayari sa ating dalawa? So, wala naman siya sign ng ano? Liquid damage. Wala naman. All place. Connected siya. So, yung kanyang mga ano dito, okay naman. Detected. Okay. Ha? Saan? Pinakita mo ba kanina? Nasaan? Wala? Cellphone ko, garbage. Baka sira cellphone mo. Refresh mo lang. Isang camera. Okay, lagay mo na lang dyan at ipapalit na yan. Ayan, so... medyo nahihirapan tayo guys. Ang tanging option lang ay... kung titingnan natin yung ating... eto, kung susubukan natin siyang palitan.
Kasi ito yung monitoring eh. GPU monitoring tong IC na to. So kasi yung supply dito sa likod dito, ito yung ano eh, sa error na yun palagi, ito yung problem. So, susundan natin siya. Saan siya papunta? Punta rito. Sundan natin. Ayan. So, pag sinundan natin to, pangalawang line, nasa gitna. So, ito siya. Pumunta siya dito. Monitoring siya. Sa pan, ito. Tapos may lumiban doon sa kabila. Ano to? May lumiban sa kabila. Connected naman. Malaking truck pumunta dito. Oh no. Oh no, gutom na ako. So itong truck na to, ito yung 12 volt. Ito, 12 volts. Power stage monitoring. So sad. Sana ang palit? Ito ang palit. Ay, hindi. Kaiba. 2 gigabyte. Palit dito. Itong palit. Tapos sa la, subukan natin itong ano. Check natin yung controller. Subukan lang natin. Controller. Napis yung controller. Bakit di pa rin kumana?
Okay. Subukan natin to. Pero tamang hinala ko dito yung ano eh. Yung problem yung ano. Sa chip. Yan. Mababa kasi yung nila ano niya. Pinapasok na voltage sa chip. So, hindi siya nagtitrigger. So, yun yung sa tingin kong problem niya. Dapat kasi ang ipapasok na ng voltage ay mataas. Nasa 0.8 volts. Okay. Okay na ba? Okay. O testing kung papasa o hindi. So, tingnan natin. Kung hanggang saan. Kung controller ba ay may problema. Kung ang GPU monitoring ay may problema o wala. So, malalaman natin yan. So, inspection lang. O, kakain ako. Na ano ko lang re. Nasubukan ko lang siyang i-revive. Testing. Testing, testing, testing. Subok kung hanggang saan ang makakaya. So plug natin siya. Let's check kung magpa-function ba ng maayos o hindi. Needs power on. Meron ba? So, let's check. Oh. We don't have. Minute ba? Minute. Pero, wala tayong output. So, let's try again. Power on. Still, same problem. Yeah, the same. Oh, sad. Still, same problem. So, mamaya ka na. At ako muna ikakain. 12:30 na. Wala lang kasi siyang wala tayong ano eh. So, mahirap-hirap. Mahirap-hirap itong repair na to. Yan. So, based dun sa ating repairing process,
So, ang repair natin, ano eh. Ayan, so continue lang natin yung repair natin na ano, video card. So we share some ideas and techniques. So yung error natin ay yung please plug ano, power down the PCIe, something like that. Nalimutan ko ng tawag doon. Based on sa unahan ng video natin, ayan. So ayan, so today is 6/28/2024, so 3 PM na. So kanina nag-video tayo alas 11. Sorry, 12 PM pala yun kanina. So mahigit tumabot na ng 4 hours yan. So, may ginawa kasi ako kaya, no? So, yan. Share lang natin yung idea sa ating nare-repair. Yun yung error niya, yung kanina, yung nasa una ng video natin. So, share ko lang yung idea. Yan. Wala tayong board view, wala tayong schematic, but we have a same function na video card, 1660. Okay, this is a version... Ang na itong bid ni refer natin ay 1650. This is palit 1650 Super Storm X or Storm X OC 4GB DDR6. So ano lang ito ng 1660. Yan, parehas lang. Yan, palit po ito, no board view, no schematic. But we have a same format but in the other brand. So this is a Gigabyte, as you can see. Same format but different positions. Yan. Mapapansin natin. Ito gumamit ng mga BRM. So, gumamit lang ito ng high side at low side MOSFET. So, medyo different siya. Pero, yung pagkakamukha at pagkakapareho, yan, medyo mayroon lang ditong coil, dito walang coil. Kung papansinin natin. So, dito may high side and low side, but dito walang low side and high side. Okay. So, as you can see, yan, mapapansin mo. Yan. So, ito, nasa ng VRAM. So, wala dito yung VRAM. I think ang VRAM ay... I don't know kung nasan. San ba? Hindi ko alam. Ano? VRAM. Ito kasi yung VRAM niya. Dalawa. VRAM supply. Ayan. So, ito yung VRAM niya. Tapos, dito galing ang supply. So, dito, I think itong nasa baba na ito. Maliit lang siya. Has the same size. Ayan. So...
Pero ang ating pagkukunan ng analytic, ang analyzation is itong gigabyte. 16 gigabyte, 16, 1650, and versus palette, 1650. Kaya, kung mapapansin natin. Okay? So, yan. So, i-share lang natin yung idea. Dahil dun sa nang. Balik guys, ang execution na ating ginawa ay ito po. So, na ngayon, tama po yung ating hinala dun sa una nating function na hinahanap. So, yung hinahanap natin na supply ay dito po. Kung mapapansin nyo yung kanina, nag-replace na tayo nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na supply, kaya siya nagkakaroon ng PCIe error, power down, yan. So, yung detection, yan. Tapos ito yung supply, kung mapapansin nyo. Ayan. So, walang output dito, pero dito sa kabila, mayroong 1.8 dito ay walang output. Ang output lang kanina ay 0.5. Yan. So, upon checking, ayan. So, sa loob ng 4 na oras, ayan. So, upon checking, share ko yung screen, guys. So, naghanap-hanap ako, guys, ng same scenario. So, nakakita ako ng board view ng gigabyte. Ayan. So, napapansin nyo dito. So, nakashare ba ang aking screen? Ayan, nakashare. So, mapapansin natin sa ating board view. Ayan. Same scenario. So, ito guys. Nagtingin kasi ako sa Asus. Ito yung tinignan ko sa Asus. Pero, hindi ako nagtagumpay. So, nagtagumpay. Hindi tayo nagtagumpay dun sa Asus. So, wait lang. Nawala. Nasaan na? Ito to. Ayan. Ito yung Asus. Ayan. Dalawa yan. So, hindi ako nagtagumpay sa paghahanap sa Asus. So, lumipat po tayo sa tawag dito. Sa Gigabyte. So, ito nga. iPhone to Gigabyte version. So, kung mapansin natin, ito yung likod. Ayan. So, lakihan natin. Ito yung resistor na kanina natin ginawa. 2.2K. Ayan. Meron tayong 1.8 dito. Kung papansinin natin, 1.8B. 1.1B8A on. So, nakalagay dyan. Okay, sa medyo malabo, so linawan natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan, meron tayo dyang 1B8 on. Ayan, tapos sa side, so hindi kita yung side na yon. Aha, hindi kita. Paano ba ito? Ayan, so hindi nga kita dahil may tester. But it's okay, but explain ko na lang. So, yan yung 1B8 on. So, 1.8 volts yung pumapasok dyan. Pero yung output natin dito sa kabila is 0.5 lang voltage. So, mababa. So, yun yung, kaya nagkakaroon siya ng PCIe power down. Ayan. So, kung susunsunin natin yan using network. Ayan. Part. Dito yun. R1. So, pag sinunsun natin yan, hinahanap natin yung connection, guys. Ayan. Kung mapapansin nyo. So, ito yung mga pinuntahan niya daw. Ayan. Mapansin natin. So, sa kabila, pag tinignan natin yung kabila siya, guys. So, pumunta siya ng ilalim ng GPU chip. Ayan, mapansin nyo, 1358. Pero, nandito yung hot plug niya. Ito yung tinuturo ko kanina dun sa video ko sa Facebook. So, ito yung hot plug, yung kanina. Yan yung tinuturo ko. Pero, different dun sa model na to. Actually, hindi ito guys yung model. Dito kasi, nakalagay dito. Q2 lang. Pero dun sa version ng palette, kasi gigabyte ito guys. So, isa lang yung nakalagay. Yan, upon checking kasi, tinister ko siya dito. Actually, reading niya medyo mababa. Ang dapat na reading niya ay 0.4. So, nare-reading ko sa kanya ay 0.3. Yan, 300 millivolt. Ang tama ay 0.4 millivolt sa diode mode. Missing diode. But pero nare-rating ko kanina yung mababa. So, ang ginawa ko dito guys ay pinalitan natin ito. Yan. So, nga ngayon ko lang kasi nakuha itong ating boy view. Kasi talaga naghanap ako ng ano. Kasi walang pag-asa kung hindi natin siya marirepair. Ayan. So, para nadali natin yung error. Yan. So, ngayon ipa-plug natin. Ipa-plug ko na ngayon. So, wala na siyang error guys na-ano ko na siya. Pinalitan ko na itong IC na to. Yan. Pero yung testing natin, guys, ang ano lang kasi dito, ang logic lang kasi ay tinester ko siya. Mukha naman siyang good. Mukha siyang good. Yan. Tapos ito, yan. Medyo mahirap lang siyang, ano, i-analyze. Kasi hindi ito yung schematic niya. Hindi rin ito yung pinaka-board yun ng palit. Actually, yung sa palit kasi, may nakalagay pa kasi po dito. Dito nakalagay isang transistor lang. Pero yung nakalagay dito sa palit ay 1, 2, 3. Tatlong transistor.
Tapos yung position po dito ng ano, ito po kasi yung hot plug niya. Mapansin niyo yung hot plug nandito sa side. Yan, sa hot plug. Ang nakalagay po kasi dito, yan. Hot plug niya is 12 volts. Yung kabilang paa yung pin number 1. Pero po dito sa palit, hindi po siya nakalagay na 12 volts itong hot plug niya. So, wala po siya dyang connection. Hindi ko alam kung ano. Ang nandito po, pag mababasa natin dito is 3.3 volts lang po. Yan. Pag tinester ko po kasi dito sa tester sa palit, 3.3 voltage lang. So, mayroon naman po yung voltage. The problem, so, walang po mapasok sa pin number 3. Yung pin number 3 po natin, siya yung enable na tinatawag. Tapos, ang source natin ay ground. Yan. Ay, enable. Mali pala. ang ano pala natin, ang ating... mali yata ako. Ano ba ito? Mali ba? So, ang source kasi is yung pin number 2. Then, source, dun pupunta. Ang ating enable is yung... tinatawag na... tama ba? So, wala itong schematic, guys, pero ina-analyze lang natin. So, I think, pin number 1 ang kanyang, tawag dito, wait lang, mag-iisip ako. Medyo nalilimutan ko, ako tuloy nagugulo. Yan. So, yan. Kasi itong pin number 1 is 3.3. Itong 1.8, siya yung enable. So, ito yung, tawag dito. Yung pin number 1, siya yung, tawag dito, yung, tawag dun? Enable, ito yung drain, yun, drain. Pin number 1 is yung drain, ang source niya ay yung pin number 2, nakasource siya sa ground. Okay, pag enable, nag-enable kasi si 1.8 volts, dumaan sa ilalim ng GPU chip, pag may pumasok na 1.8 volts dito, dadaan siya ng GPU chip. Yan, as you can see, pumasok. Tapos, tumaan po siya dito. Ayan, so, mapapansin natin. So, yan. Yun yung wala, missing kanina, yung 1.8 volts. Kaya hindi siya nag-ano sa ground. Yan. Yan. Iba guys yung ating inaano ha, yung hot plug. Kasi nakikita nyo dito, hot plug kasi nakalagay, ay ano, sa ground. Ayan, nakakunik pala siya sa ground. Yan. Pero, hindi siya connected dun sa hot plug eh. Dito sa palit. Yan, medyo magulo kasi gawin. Iba kasi yung skip, yung board view na tinitira natin. Ayan, so, ang ginawa ko dito guys, ayun, ang ginawa ko, dahil yun naman ang nakita ko at sinunsun ko, wala naman kasing ibang dadaanan guys. Yung 1.8 volts, kundi dito lang. Tanging dito lang sa IC na to. Meaning, dito sa Q2 na to, sa MOSFET na to, Q-pit in channel, ibig sabihin dito lang daw po siya papasok yung 1.8 volts. Ngayon, ang ginawa ko guys, pinalitan ko to. So, ngayon, eto na siya. Titestingin na natin siya. Yun yung scenario na aking sinasabi. Na, dun sa start pa lang ng ating video kanina, simula't, sinabi ko sa inyo, yung hot plug na yun na kapag nagpaano siya, PCIe power down, eto siya guys eh. Nalimutan ko na kasi. I-play nga natin, nandito yung video eh. Ayan. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. Ito siya, hot plug. Nasaan na ba yun? Error. Where are you? Ayan. Ayan. So, ito. Ayan. Ang nakalagay dito ay, place power down and connect the PCIe power cables for this graphic card. So, yun yung issue niya. Ayan. So, napapansin natin ito sa share screen natin. Ayan. So, yun yung ating problem. Ngayon, yun nga, doon nga natsunsun kung ano, yun ang issue. Mayroon tayong 1.8 na supply, pero wala tayong output doon sa resistor na 1.8 volts. So, hindi pula po siya 0.8, 1.8 po pala. So, magkamali din ako kanina. Ayan, so ngayon, yun na nga, pinalitan natin yung resistor. So, ngayon, i-plug natin itong ating video card. So, tingnan natin kung the problem is solved or not. Okay. Salamat sa mga donor board, salamat sa mga nag-donate ng mga customer natin na napakababait na mga video card na wala ng buhay pero nagkakaroon ng buhay sa ibang customer. Okay?
Nakakatulong siya sa ibang customer. So, salamat sa mga nagdo-donate ng mga video card. So, hindi ko na maisa-isa. 500 person na nag-donate ng video card sa video card repair. Okay? Salamat po sa inyong lahat. Yan. So, power on natin. Tapos, yan na lang pala natin yung ano. Yung ating screen. Yan. So, lakihan natin. Ayan guys, so, pakita ko sa inyo. Ito na ang output ng ating ni-repair. Ayan. So, let's turn on. Let's power on. Dapat wala na dyan PCIe power down na lalabas. Okay? Ayan. So, tingnan po natin. Kailangan mag-boot ng maayos. Ayan. So, as you can see, no PCIe power down tayo. Connector. Ayan. As you can see, may display na po tayo. So, ayan lang po. Ganun lang po kasimple yung ating nire-repair. Ayan. May display na po. Okay? So, success na po siya. Ganun lang po. So, sharing ID lang ito guys para baka kasi mayroong nakaka-encounter ng ganun, PCIe power down. Actually, inano ko kanina is baka sira na talaga yung GPU chip. Kaya ganun yung nangyayari. Nagkakaroon ng PCIe. Pero tinaray ko siya, Try and error kahit umabot ng ilang oras. So, na-try naman natin. Awa ng Diyos ay naging successful yung ating repair. Okay, so yan lang po ang aking sharing ideas as of today. So, yan. Live ako sa Facebook. So, thank you for watching. Oops. Ayan po. So, turn off na natin yung ating recorded. I-upload natin ito sa YouTube. Okay. Bye for now. Thank you for watching.